viewers natin. Hindi, okay lang yan. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito po tayo ngayon na one-on-one interview. Ito yung tinatawag ng mga reporter na exclusive interview kay Phil De Los Reyes, isang aspirant senator. Taga-Pasig siya kabayan, pero nagmula siya sa Cebu. Ang ang bisikleta ang ginamit niya papunta sa COMELEC at ang tricycle ang gagamitin niya sa pangangampanya. Kabayan, pakinggan niyo kung ano po ang mensahe ng isang senator sa mga OFW natin. Sir, maraming mga distressed OFW na napabayaan ang ating ahensya ng gobyerno. Ano pong magagawa ng pagtulong ng inyong opisina sa Senado kapag nanalo kayo sa mga distressed OFW natin? Tututukan po natin yan kasi kawawa po, malayo na nga po sa pamilya, distress pa. So ang gagawin nun natin, tututok tayo sa dole. Kung sino man yung nangihingi ng tulong at mabibigyan agad ng tulong, kung sino man yung nangailangan ng solusyon sa problema, masolusyonan agad. Hindi po namin kayo pababayaan ng aking opisina at ng ako man mismo, hindi ko po kayo pababayaan. Tututukan ko po kayo. So ibig mong sabihin, sir, yung gagawin mong pagtutok, ay talagang bantayan mo ang dole. Kung mayroong mga reklamo, ay kayo mismo ang action. Kapag ang dole natin mahina ang action, ang opisina agad ng Senado ang pupukpukin mo? Opo, talagang actionan po natin kaagad. Kung sino yung gusto mo umuwi, pauwi natin. Kung sino yung mga talaga na kailangan ng tulong, tulungan natin. Actionan natin kasi kawawa po, kawawa. Nagsakripisyo sila dahil sa kanilang pamilya, umalis sila sa pamilya nila dahil para makapag-support sa pamilya. Tapos pagdating doon, kawawain lang, hindi pwede yan. Hindi tayo pwedeng apihin na lang ng taga-ibang bansa. Hanggat mare, lumaban tayo, lalaban tayo. At the same time, tutulong po ako sa inyo. Kukuha ba ang inyong opisina ng magaling na abogado upang ipagtanggol yung mga naabuso nating kababayan? Opo. Talagang kukuha tayo ng the best at pinakamagaling at talagang sanay na para pagpagtanggol kayo, ipagtanggol ang karapatan ninyo at talagang tutulong kami sa inyo. So sir, sa tingin mo, kapag nakanalo ka na, busy ka na, makakatulong pa rin ba ang mga asset mo sa mga distressed OFW? Gagamit ka ba ng social media upang maiparating ng taong bayan ang mga sumbong nila ng mga distressed OFW? Mas maganda social media gagamitin natin, ano, para naman on the spot malalaman natin at on the spot ma-actionan natin. So kabayan ng isang Phil De Los Reyes, pangarap niyang pagsilbihan ang sektor ng OFW. Gamit ang social media, maiparating niyo ang mensahe niyo sa kanyang mismong opisina at hindi aabot ng ilang oras ay magiging tapat ang serbisyo na ibibigay ng kanyang opisina. Basta mabibigyan niyo lamang siya ng isang upuan sa Senado. Sir, pangalan mo? Phil De Los Reyes po pala ang inyong lingkod bilang aspirant as senator. Please lang po, pakiusap. Magtulungan po tayo. Tulungan niyo po ako para magkaroon ng upuan sa Senado. At hindi po kayo mapapahiya sa akin. Lahat po gagawin ko para sa inyo. Para sa protection ninyo at para sa mga benefits ninyo at para dito sa mga naiwanan nyo sa buhay. Action po tayo agad, no? Hindi po tayo magpapahiyaan o sa ano, kung ano man. Ang gagawin natin off the record and then action tayo. Maraming salamat, kabayan. Action po ang sagot ng isang aspirant senator kapag siya ay nakaupo sa Senado. Ito po ang taong nakikita ko na dapat natin mabigyan ng kapangyarihan bilang senador. Richard S. Calvario po, ang inyong maliit na YouTuber, para po sa kanya ang inyong suporta sa social media ay makakatulong ng maayos. Salamat po. Thank you din po.